Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hanggang ngayon, may talukbong pa ang kanilang isip tuwing babasahin nila ang mga aklat ni Moises. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito, kaya't hindi humihina ang aming loob. Kung may tabing pa ang magandang balitang ipinapahayag namin, ito'y natatabingan lamang para sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulong ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. Sapagkat ang Diyos na nagsabing, mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag, ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyo na iniutos ng Diyos sa inyong mga ninuno, 'Huwag kang papatay, ang sinumang pumatay ay mananagot sa hukuman.' Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid, 'Ulol ka,' ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipagayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ang inyong kaso. Kung hindi, ay dadalin ka niya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. Tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang piso na dapat mong bayaran." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.